Hi everyone! Welcome to Silitech Reviews. Isa na namang entry-level ragged phone case ang pag-uusapan natin ngayon. Pero this time, galing naman to sa Doogee. Ito yung kanilang S58 Pro. So, mas maganda kaya ito kaysa dun sa huli nating na-review na Ulefone Armor X8. So, titignan natin yan. Okay, before tayo mag-start ulit guys, gusto ko muna ipaalala sa inyo na pwede na kayong mag-order ng mga shirt namin. Shopee.ph/Sulitech Store. Meron kami mga bagong design guys, kagaya na nakikita nyo ngayon. So, pwede na kayong mag-order guys. Okay, so ito guys yung simple box ng Doogee S58 Pro. Pero malapad siya guys ha, at color black. Meron tayong Doogee branding sa taas na makikita. Tapos S58 series na text sa baba. Okay, open na natin. So, meron tayo ditong USB-C cable na medyo nakakahiyang kalasin dahil sa ganda ng pagkakaayos. Meron din tayong lanyard strap. Ito namang white guys na nakikita nyo ay hindi stylus. Yan ay panel or trim remover. Siguro para magamit natin, para maangat natin yung flaps or covers sa mga ports ng phone na to. Meron din tayo ditong audio adapter. So, wala tayong audio jack dito guys. Nandito rin yung charging brick. Tapos dito naman guys, sa document sleeve, meron tayong thank you card, screen protector, warranty card, at user manual. Okay, so ito na guys yung phone. Tanggalin natin yung plastic. Wow, ang ganda rin guys ng itsura ng phone na to. Ngayon, tanggalin natin guys yung plastic sa display. Pero gusto ko ulit kayong i-remind na ingatan nyo guys. Kasi cover ng screen protector yung tatanggalin natin dito. At kapag hindi tayo nag-ingat, mauulit na naman yung nangyari sa akin. Kagaya ngayon, natanggal ko na naman yung screen protector. Mabuti na lang, may extra kasama sa box. Okay, so kagaya ng dati guys, pag-usapan muna natin yung protection na inilagay ng Doogee dito sa S58 Pro. So, kagaya pa rin ng ibang mga rugged phones na napag-usapan na natin, meron tayo ditong IP68, IP69K, at MIL-STD810G. Na rating. So, pwede natin itong ilubog up to 1.5 meters, up to 30 minutes. Kayang-kaya rin ng phone na to na mag-withstand kahit napakainit ng temperature. At kahit na ma-drop natin to guys, malaglag natin, hindi agad-agad masisira yung phone na to. So, yan yung mga advantage kapag rugged phone yung ginagamit natin. Okay, so balikan natin guys yung design ng S58 Pro. So, ulitin ko lang guys, ang ganda ng design nitong S58 Pro. Anyway, check na natin guys yung bawat sides. Sa taas, wala tayong port na makikita. Sa right side, volume rockers at power lock button. Sa left side naman, SIM tray na hindi na rin natin kailangan ng ejector pin para mabuksan. Okay, again guys, yung SIM tray dito sa S58 Pro ay hybrid lang. So, hindi tayo pwedeng makapagsaksak ng dalawang SIM plus SD card. Sa ilalim naman guys, nandiyan yung USB-C port at meron ding cover. Sa likod, nandiyan yung camera module, fingerprint scanner, at LED flash. Meron din tayo ritong Doogee branding at speaker grills. At syempre sa harap, meron tayong notch. Okay, so una na natin guys i-test ay yung fingerprint scanner. Kasi yun ang nakita natin malaking problem dun sa Ulefone Armor X8. So, check natin. Okay, gumagana naman siya guys. Sa pa. Okay, mabagal lang pero... At least gumagana guys. Hindi lang talaga ganun kabilis. Pero expected naman yun kasi entry-level phone lang naman to. At isa pang maganda rito guys, kagaya ng Armor X8, naka-USB-C port na rin tayo rito, which is medyo rare pa rin sa entry-level category. Okay, so dun tayo guys sa display nitong S58 Pro. So meron tayong 5.71 inches IPS LCD, 720x1520 resolution, at merong 295 ppi. So again guys, naka 720p lang tayo dito. So hindi tayo makapag-play ng mga full HD movies or video. So mahati opinion natin dyan guys. Pero may advantage din yan kasi titingnan natin mamaya kung maganda ba yung battery life ng phone na to. Ngayon kung pag-uusapan natin guys yung yellow tint or light leaks, wala din ako napansin. Kasi kahit magbukas tayo ng color white na background, yan, wala tayong makikitang kulay dilaw sa kahit saang side ng screen. Ang hindi ko lang guys nagustuhan dito sa S58 Pro display, hindi proportioned yung curve nung bawat kanto niya. So, kita nyo dito sa taas, malaki yung curve
Samantalang dito sa baba, maliit lang. So, hindi ganun ka-proportion. Tapos, medyo disturbing guys yung kapal nung notch ng phone na to. Medyo makapal siya. So, ang laki talaga nung kinakaing screen real estate nung bezel niya plus yung notch. Pero hindi katulad guys ng Ulefone Armor X8. Hindi bluish yung kulay nitong phone na to. Okay na okay guys yung kulay niya. Yun nga lang, ulitin ko, hanggang 720p lang yung resolution na kaya nating i-play dito. Ngayon, pag-usapan natin guys yung performance. Doon muna tayo sa operating system. So, out of the box guys, naka-Android 10 na tayo. At check natin guys yung security patch. August 5, 2020. Okay na rin. Kesa naman yung sa Armor X8 na July or June ata yun. At least ito, August 5, 2020. Medyo outdated pa rin kung yung i-consider natin. Kasi September 2020 sana at least yung security patch na mga phones sa ngayon para hindi sila sobrang outdated. Pero yun nga, August 5 pa rin. Yun nandito sa S58 Pro. Hindi natin alam kung mayroong mga darating na software or auto update sa mga susunod na weeks or days. Pero habang gamit ko siya guys, wala akong na-receive na auto update. So, hindi natin sure talaga. Ngayon, pagdating guys sa chipset ng phone na ito, meron tayo ditong Helio P22, 6GB of RAM at 64GB na internal storage. Kung gagamit tayo guys ng SD card, up to 256GB yung kaya niyang i-handle na SD card. So, tingnan natin ngayon guys yung AnTuTu score niya. Okay, so yung score na nakuha natin guys ay 94,000 lang, 719. Medyo mababa talaga, pero expected na kasi nga entry level phone lang naman to. So, tingnan natin guys kung makakaya niyang buksan yung Asphalt 9 or makakapaglaro ba tayo. Tingnan natin. Okay, so ganun pa rin guys. Sa start ng game, meron na rin tayo nakikita ng mga manghilang-hilang mga frame drops. Potato quality guys. Yung graphics dito sa S58 Pro. Siyempre, hindi natin expect na ma-generate niya talaga ng graphics. Pero maganda rito guys, kagaya nung sa Armor X8. Na handle niya naman ng maayos yung Asphalt 8. Na kapag laro naman tayo, hindi masyadong sira yung gaming experience dito guys. At yun lang, yung notch niya medyo disturbing talaga habang naglalaro ka. Pero yun, overall, kaya naman. Okay, so doon naman tayo guys sa camera performance itong S58 Pro. So meron tayong 16 megapixels 2.0 aperture na main shooter, 2 megapixels na depth sensor at 2 megapixels na macro lens. At pinagmamalaki guys ng Doogee na yung main shooter nitong S58 Pro ay naka Sony IMX298. So sa price na to guys, meron na tayong Sony sensor. So talagang mabibilib tayo guys sa specs ito. Pero gusto muna natin guys, makasigurado, yung Sony IMX298 na sensor na yan, bago ba yan? Okay pa ba yung performance niyan ngayong 2020? Well, para mabigyan kayo guys ng perspective, hindi na po bago yung sensor na yan. To be exact, yan po yung sensor ng OnePlus 3. Ganun na guys katanda yung sensor na yan. Pero tingnan pa rin natin guys yung quality ng mga photos na kuha dito sa S58 Pro. Okay, so ito guys yung sample na video ng selfie camera nitong Doogee S58 Pro. At ang una ko napansin, medyo grainy, makikita nyo dito sa medyo dark na area. Medyo grainy na siya. So, nahihirapan siya guys dun sa mga low light environment. Maganda lang yung luwanag natin dito ngayon. So, kung gagamitin naman natin to outdoor, wala tayong magiging problem. At isa pa, pagdating naman sa kulay, hindi na rin masama. Okay na rin naman. Hindi naman tayo oversaturated, hindi naman tayo mukhang manikin. Okay naman, natural naman kung tutuusin yung kulay natin dito. Okay, so doon na tayo guys sa last part ng review na to, yung battery niya. So meron tayo ditong 5,180 mAh na battery capacity at sa PC Mark, ang SOT na nakuha niya ay 13 hours and 2 minutes. So malaki-laki yung diferensya nito compared dun sa Armor X8. Medyo maganda na yung battery performance na makukuha natin dito. Pagdating naman sa charging, 2% to 100%, 2 hours and 27 minutes yung inabot. Okay, so yun guys yung
Duji S58 Pro. Pero bago kayo guys magmadali na i-add to cart at orderin na sa Banggood.com, i-recap muna natin guys yung mga pros and cons na dapat ninyo i-consider. So sa pros, para sa akin, nagustuhan ko guys yung battery niya kasi 13 hours yung nakuha natin dito. Maganda rin yung quality ng photo na nakuha natin dito para sa price niya. At meron na tayo ditong 6GB of RAM. Pagdating naman sa cons, ang hindi ko talaga nagustuhan ay yung bezel niya. Medyo disturbing, lalo na yung notch. Medyo makapal. Hindi rin proportion guys yung curved edges sa taas ng display. Pero overall guys, okay na okay para sa akin yung phone na to. At syempre, ang number one reason natin kung bakit natin bibilin to ay yung pagiging rugged niya. So yung protection guys na inilagay dito ng Duji, yung isa sa mga main selling point ng phone na to. Hindi lang ito actually, kahit iba pang rugged phones na napag-uusapan natin dito sa channel, yun talaga yung number one reason kung bakit natin bibili ng mga phone na to. Kasi para sa price na to, meron pa tayo ibang mga option na pwedeng bilhin. Nandiyan yung Poco M3, nandiyan yung Tecno Pova, napakadami pang ibang option kung performance lang yung habol natin. Pero kung protection, magandang option yung mga rugged phones kagaya nitong Duji S58 Pro. So again guys, ilalagay ko yung link ng Banggood.com dyan sa description box sa baba. Pakiclick nyo na lang para makita nyo yung updated price. Malay nyo, bumaba na. At ulitin ko lang guys, shopee.ph/sulitechstore para maka-avail kayo guys ng mga bago nating t-shirts. At pag hindi rin kalimutang mag-subscribe kay Mrs. Sulit Reviews kasi gumagawa siya guys ng mga real-life usage reviews para sa mga phones. So yun mga guys, maraming salamat ulit sa panonood at salamat sa tiwala ninyo. Huwag nyo na rin kalimutan guys na i-hit yung like button sa baba, mag-subscribe na rin kayo at i-click yung notification bell para ma-notify kayo kapag meron tayong bagong video. So yun muna guys, maraming salamat ulit para sa samat-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.